So, it's Sunday and maliligo tayo sa dagat! Good morning, everyone! So, today is Sunday and maliligo tayo, guys, ng dagat! So, umalis kami ng bahay, guys, like around mga 8 in the morning, and supposed to be yung bibilhin kong ulam for lunch doon sa dagat is lechong manok sana or yung fried chicken na lang, para kasi hindi na kami magluluto sa bahay. So nakita namin yung yung lechon, so sabi ko lechon na lang kasi hindi kasi kami masyadong kumakain palagi ng mga guys, like pork, ganun. Paminsan-minsan lang kasi not good for our health, di ba? So actually, hindi pa talaga kami nag-breakfast, guys. Bali, yung niluto ko kasi na food sa bahay, dinala lang namin with the, mga plato, ganun. So dinala lang talaga namin dun sa dagat. And gusto ko ma-experience na dun din ako mag-breakfast, di ba? Kasi syempre, masarap yung feeling na umagang-umaga, hindi pa mainit, 'di ba? Unlike sa lunchtime kasi mainit na. So guys, talagang perfect, sobrang sarap sa feeling mag-breakfast. Para akong mag-breakfast yung nasa dagat, like front beach ganun. Para siyang guys, para kang siya. Para kang nasa resort. So ito siya, para hindi naman 'to siya resort. Lang siya, beach lang talaga siya, but they had their own parang siyang cafeteria, and pwede ka nang hindi magdala kung pupunta ka dito. Like kung kami, hindi kami nagdala ng food, o order lang kami doon ng whatever na pang breakfast or pang lunch, meron din sila, guys. They even had a grilled fish. So meron silang ganun. Kasi yung katabing table namin, guys, is pumunta lang talaga sila doon para kumain, ganun. So in this beach resort, hindi naman siya beach, parang beach resort na something ganun. Meron din silang guys, meron din silang mga rooms na, kasi ang sabi nila before, it's like cottages lang talaga, walang rooms. So ngayon, they had like doon sa may entrance, meron silang tatlo sa left, tatlo din sa right side, meron. Then doon talaga yung may beach front talaga, guys, is they had one room ganun. So meron na rin silang cafeteria kasi marami talagang pupunta doon para lang lunch or dinner. So ganun. Pero kami nagdala talaga kami ng food. So dito walang entrance fee, guys. Wala, as in wala talaga. Yung cottages lang meron silang 2,000 kasi sobrang laki. Merong 1,500. Tapos yung mga tables, nasa 250, 300 lang siya. So they had a pool area then, and they had a separate entrance fee doon. I mean, merong entrance fee pag naligo doon sa swimming pool. Pag doon ka lang sa dagat, walang entrance fee. So actually, guys, wala to sa plan itong Caimito. Ano ba to sa Tagalog? Di ko alam yung Tagalog ng Caimito. So nakita nyo naman yung fruit, diba? So nakabili ako niyan kasi ang dami nagtitinda. Yung sa may mga lamesa lang, guys. Kasi dun sila sa gilid ng ng terminal. So kaya nakita ko sila kasi nung sumakay kami ng sasakyan going to dito sa beach. Oo. So kaya bumili na lang din po ako kasi mura lang din. And then isa pa, guys, is a freshly harvest na fruit. So makikita ko talaga siya na fresh harvest pa siya. So ayun, bumili ako kasi alam niyo naman, once a year lang tayo makakatikim nito, 'di ba? So sa 7-Eleven, bumili din ako ng soft drinks kasi hindi ko naman alam na meron pala sila dito sa beach, kasi first time kong pumunta dito and I don't have any idea na meron pala silang parang cafeteria something ganun. Tapos parang restaurant na talaga siya kasi kahit pang lunch food meron sila, pang dinner ganun. So nashock ako, meron silang kung ice din pala, kasi nagdala kami ng ice kasi nga hindi ko alam, meron din pala silang ice. So kung kayo, pupunta kayo dito, 'di ba, maggagala-gala kayo with your mga pinsan, barkada, ganun. So meron silang ice, guys. Hindi nyo kailangang magdala-dala kagaya ko
Nagdala-dala talaga ako ng ice kasi parang ang init kasi ng panahon, ba? Diba? So hindi ko alam. So meron sila lahat dito, guys. Meron silang ice cream nga, meron pala sila. So kung ano, gusto niyo ng dessert, huwag na kayo magdala kasi meron silang ice cream tinitinda. So I think lahat din ng drinks meron din sila, guys. Mga soft drinks, ayun ganon. Tapos beer meron din sila kasi yung katabing table namin nag-order sila ng beer. So meron din pala silang for rent dito na mga tires, yung black na round. Yung tires para, ayun no, makikita nyo naman. So meron sila dito yung for rent. So kung kayo din, mga anak nyo, huwag na kayong magdala para walang masyadong dala. Kasi meron sila dito for rent. Tapos alam nyo guys, pag pumunta kayo dito, like me, na walang reservations, okay lang pala. Kasi alam nyo guys, ang daming cottages nila, as in sobrang, meron pa dito sa gilid. So dito yung nasa gilid, parang ano sila guys, company. Meron silang mga games, ganun. Tapos yung mga tables nila, sobrang dami din. Tapos marami silang chairs. So kahit pupunta kayo dito without any reservations, okay lang. So kami nga, inagahan ko talaga kasi yun nga, wala kaming reservations. Pero meron pa rin kaming table, so okay lang. So ang pangalan pala ng beach na to guys is Holiday, located in Tomas Opos, Southern Leyte. So ayan, kung pupunta kayong Southern Leyte, dito na kayo matulog, dito na kayo kakain, dito na rin kayo maligo ng dagat, mag-enjoy-enjoy. So ayan, they have all that. Perfect talaga itong place na to guys kasi alam nyo, sobrang lamig ng lugar kasi sobrang daming puno ng kahoy. Definitely, I will be back dito sa lugar na to kasi gusto ko yung place niya malamig. Maraming puno and perfect talaga siya pang summer. So ayun lang po guys, thank you so much for watching my video again and see you next time! Bye!